Okay guys, welcome back to virtual assistant training, complete training. And today we're going to talk about LinkedIn basics. Ito na po yung day 8 natin. So we're approaching na medyo patapos na tayo. So ngayon matututo tayo ng mag LinkedIn prospecting. So bago tayo pumunta dun sa papakita ko sa inyo mamaya yung pinaka paano kayo mag-message, ano yung mga sasabihin nyo, let's talk about positioning muna, no? So sa LinkedIn, yung positioning is very important. Kung ano ka, no? Kung ano yung binibigay mong service, kung para saan yon, no? Kung para kanino yon. So napaka-importante po na malaman agad just by looking to your profile kung ano yung ino-offer mo. Kasi minsan, okay, minsan hindi mo na kailangan ng funnel. Yung ginawa natin, di ba? Yung website, yung funnel, yung email marketing. Minsan hindi mo na kailangan yun eh, para ma-hired ka. Minsan hindi, kahit hindi na kayo dumadating doon, ibibigay mo pa yung website. Di ba? Minsan pag tinatanong ka lang, di ba? Kunyari, I want to know more about your services sa chat. So yun, in that case, minsan binibigay mo yun. Pero at sometimes when we reach out, people read our titles and read our descriptions inside LinkedIn. So one important terminology that we have to understand is positioning, no? Ano ba yung positioning? So yung positioning dapat nag-i-include ng tatlong basic na ito yung pinapakita ko sa inyo. The three basic requirement for a positioning is number one is your market, number two what you do, number three is what it's for. So, napakasimple lang. Sasagutin mo lang ko ano yung market, ano yung ginagawa mo, para saan yun. No? So, ano ba yung sinasabi ko na to? No? Sir, ano ba yung sinasabi ko na to? Pwede bang ipakita mo sa amin? So, ito yung mga nakalap ko. Kanina, nag-search-search ako. So, yung sa akin, ito. So, pero naghanap din ako ng mga tao na magkakaroon tayo ng idea paano ba nila ginagawa yung positioning nila, like yung 'di ba yung positioning kasi parang nagtitinda ka sa ano eh, para ka nagtatayo ng tindahan. Tinitingnan mo yung pwesto, 'di ba? Yung pwesto mo, saan ka located. Parang ganoon din siya nag-aano eh. Kung kumbaga yung sa link, titingnan mo kung sino yung market mo, 'di ba? Ano yung ginagawa mo tsaka para kanina, para saan 'yon, no? So, eto may mga samples ako dito, like ako, 'di ba? Nakalagay diyan, I help health professionals and dietitians create content and manage it to build trust, more love and sales. So very specific, 'di ba? So, ang market ko kasi, yung specific market ko na ngayon, no, is yung mga health professionals, no, mga health and wellness kasi doon nga ako nagtatrabaho eh. So yun yung nakalagay sa akin. Kumbaga doon ako nagpo-focus na market kasi yung mas yun yung mas alam ko eh, no? Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ko kaya mag-handle ng ibang social media account. So number two is si Maria Concepcion Zabala. Tignan niya siya. Dati ko itong kaklase, no? Kaklase ko yan. Pares kami ng mentor ng YouTube. Pares kami ng teacher sa YouTube. No? Si Maria Concepcion Zabala, isa siyang YouTube strategist. Pero kung mapapansin nyo dito, hindi niya ano. Ay, hindi pala. Tama. Nandito rin. No? Helping creators. Di ba? Meron siyang market. Di ba? Your market. Creators. Kumbaga yung mga content creators yung gumagawa ng content sa YouTube. Kasi YouTube strategist nga siya. Di ba? So, what you do? YouTube strategist. What's it for? Helping creators with YouTube organic growth. So, doon siya nagfo-focus sa organic growth, no? What's it for? So, nag-help siya mag-strategize para matulungan niya yung mga creators magkaroon ng YouTube organic growth. So, yun. Another one is si Wella Laron. Hindi ko siya kilala. Nakita ko lang siya kanina. Is helping health and wellness po, pares kami, business owners, coaches, and authors get more conversion through highly persuasive landing page or sales page. So nakita, alam niyo na yung landing page, di ba? Sino dito yung hindi pa alam yung landing page? Diba pinag-aralan natin yan? Alam niyo na yun? Saan yung chat? Hello? Alam niyo na ba yun? Baka may hindi pa nakakaalam.
Opo. So yung landing page yun yung lead page, yun yung saan natin kinukuha yung emails, 'di ba? Siya ang trabaho niya is mag-design noon. No. So may market siya yung health and wellness, coaches and authors, 'di ba? Yun yung market niya. Yung what you do is create highly persuasive landing page, no? Yun yung ginagawa niya para daw magkaroon ng maraming conversion, get more conversion, no? So tatlo lang, 'di ba? Sinasagot lang yung market, yung ginagawa mo para saan 'yon, no? So simple lang, madali lang 'yon. Walang masyadong ano, kumbaga basic na basic. So may mga sample tayo dito na kunyari ipo-position niyo na yung sarili niyo ngayon, right now siguro ngayon, 'di ba? Nag-iisip kayo ano yung ilalagay niyo. So titingin lang kayo dito, no? Para ma-figure out nyo. Pero pag-uusapan pa rin natin yan bukas, yung positioning. May mga Q&A tayo doon na pwede ko kayong tulungan. So yan. Ito yun. Ito yung sa akin, no? So, kung mapapansin nyo, yung description ko, para lang ako nag-i-storytelling, no? Kung ano yung ginagawa ko. So, nakalagay diyan social media manager ako, web content manager and virtual assistant, no? Pero yung syempre, 'di ba, kailangan kasi malaman kung sino tinutulungan mo dito eh. Pero minention ko rin siya doon. Pero kung mapapansin nyo, sinulat ko 'to in na ginawa ko yung IDA. 'Di ba? May IDA pa rin 'yan. 'Di ba? Attention, 'di ba? Hey, I'm Chad, 'di ba? I work as a ganyan, ganyan, ganyan. So, it gets your attention. So, syempre, pag may mga tao naghahanap ng virtual assistant, di ba? Makukuha yung attention nila na pwede ko kasing makuha na yung attention nila na pag nagpakilala ako, di ba? Kasi minsan yung iba nagsa-search social media managers, sinasearch nila. So, makukuha ko yung attention nila by just reading. So, nag-storytelling ako, di ba? In 2015, I started my virtual assistant as a side hustle, assisting Blanc, Joe Litch, in managing is ganyan-ganyan. So today, di ba, mayroong mga ano, di ba, ano sinabi, ang sabi ko dun sa IDA formula, interest, di ba, mayroong interesting facts and figures. So may taon, di ba, today, 2021, kumbang nagbabanggit ako ng mga historical, may facts, no? So, also telling a story, no, raise the likability or the interest of a person. Siyempre, pag nagtetell ng story yung tao, tumataas yung interest. So, isa ding factor yon. So, kaya ganito yung the way ko sinulat to. So, if you want to check my LinkedIn, para magkaroon kayo na idea, pwede nyo namang kopyahin to. Ayan, so, naglagay ako ng detalye. So, kung may interest, meron akong mga details. Para doon sa part ng desire, 'di ba? So technically hindi ko naman direct ang sinasabi in desire. I'm not really creating so much desire. At sinasabi ko lang yung nagginagawa ko para doon sa client ko, 'di ba? Managing his WordPress websites, creating social images, managing email campaigns, managing Pinterest accounts, no? Build engagement and trust, 'di ba? Improve customer relations, manage YouTube accounts. 'Di ba? Nagke-create ako ng desire at some point pero hindi ko talaga na pinupuruhan na kasi meron lang tong ano guys eh, parang meron lang tong number of words. Hindi ko pwedeng alam mo isang buong web hanggang dito yung description ko, 'di ba? Kung nakakita na ba kayong ganun LinkedIn, meron tong number of words eh. Na alat ka lang. So, pag sinabi ko na lahat lang desire diyan, hindi ko na maipapasok yung iba, 'di ba? Pero yung one point na to create a desire, ilagay niyo yung mga testimonial niyo, 'di ba? Here are what people are saying about me. Time management and meeting deadlines, documenting tasks you have done or need to do. Good design skill can follow instructions very well. 'Di ba yung testimonial, it's a one way to create a desire para i-hire ka na client mo. Kasi kung may nagte-testimonial sa iyo, ibig sabihin totoo ka, 'di ba? It's one way of giving interest and desire. Diba? Oh, thank you, Chad, for making me stand out. Yung isang client ko nagsabi, diba? Si Ken Chow. So, one way din yun mag-create ng desire doon sa mga kabasa, diba? Nag-stand out yung isang client niya, no? Siguro ako din pwede. Diba? That's one way to create a desire. No? So, yun lang. Yun lang yung mga, yun yung
paano ito sinulat, no? Yung kung mapapansin niyo yung mga dito natin, tinuruan ko kayo how to use IDA formula. Kasi all of the things that I do, all the things that I write or I wrote is based on that formula, no? Sinusunod ko yung methodology. So kahit hindi ako magaling masyado magsulat, kahit hindi ako magaling masyado mag-English, nakita niyo naman, hindi mo ako perfect mag-English. 'Di ba? Second language ko kasi English, ay third pa pala kasi Bisaya po ako. Tagalog, Bisaya muna and then English, so third language ko 'yun. So paano pag newbie sir, ano po pwede? Dayan Lorraine Chua. Pwede mo naman i-describe mo yung sarili mo as newbie. Kumbaga pwede mong sabihin yung dati mong work, 'di ba? Pwede mong sabihin in the year I work as a corporate junkie, 'di ba? Pero siyempre, hanap siguro tayo nito. Bibigyan ko yun ng sample, no? Kasi hindi ako nakapag-provide ng sample. Kasi medyo kinapos ako ng oras. Kaya yung sa akin na lang yung sinample ko. Pero pag newbie, bibigyan ko kayo ng sample. Pero it's not rocket science naman, eh, kung iisipin mo. Kung iisipin mo, pwede mo itong kopyahin, eh. Hi, hey, I'm Chad. I am, diba? Kunya, hey, I am Diana. I am Diana. My work is a social I am a social media manager or a virtual assistant. I help ganun na agad, 'di ba? Diretso ka na agad doon nung kunya wala ka ng storytelling or mag-storytelling ka, ikwento mo yung corporate work mo. Tapos bakit ka nag-shift sa ganitong trabaho, 'di ba? Parang sa akin in 2015 I started my virtual assistant career ganyan. Today 2021 I work full time as a virtual assistant, help more small and medium business owners accomplish their tasks smoothly so they can work on what matters most. So let's back a bit, flashback to 2015, 'di ba, nagkwento ako as a 95 corporate junkie. I was so tired of doing something every day that doesn't inspire me. I was good about my work as an engineer for 4 years working for a multinational mining company, but I hate it. I work hard, but no matter what I do, I really cannot do it anymore. So I just quit. But before I quit, I started doing some Pinterest work and assisting Joe building his brand Diet Versus Disease and helping headline.com as well. So here are some of the tasks I did for him. So hindi mo naman kailangan, kung wala kang experience, tanggalin mo yun. Pwedeng here the tasks at I'm capable to do. Diba? Pwede yun, diba? Tatanggalin mo tong part na to. To. Tapos iaakyat mo na to. Diba? No matter wala kang experience, okay lang. Kasi syempre, ganun talaga eh. Diba? Lahat naman nagsisimula sa wala. So, nung bago tong, kung mapapansin nyo, itong LinkedIn ko, kumbaga nakasulat na to ng ganito, pero nag-start ako sa LinkedIn, wala talaga to. Kumbaga, parang basic lang. Hi Chad, I'm a virtual assistant. I do this. Kumbaga, ito na kasi nag-improve ko na eh. No? Okay ba 'yon? Naiintindihan ba natin, no? So pwede din naman akong gumawa ng ano, ng for newbies, telling your general virtual assistant ka muna, wala ka pa talagang specific na na trabaho na gusto mo, pero gusto mong maging VA, pwede ko kayong isulat na ganun. Magka-create ako ng copy, no? Sisend ko sa inyo. Bigyan niyo lang talaga ako ng time talaga kasi ngayon eh lalo na may nangyayaring ganito sa ano yung nangyayari sa amin dito. Medyo uneasy yung pakiramdam ko. Yan. So yan. So nakita nyo na, no, yung positioning. Recap lang tayo. Kailangan, number one, your market. Unang-una to kasi kung di mo kilala yung market mo, mahirapan ka. No? So, what you do, anong ginagawa mo, VA ka, I'm a virtual assistant, or if you are a general virtual assistant, lagay mo, if you are a social media manager, what's it for, para saan ba yun, di ba? Kasi ito I help professional dietitians create content. Kumbaga, dun sa positioning ko, hindi ko sinabing VA ako, pero dun sa copy, nakita nyo dito, nandito, di ba? Nakasulat dito. Kumbaga, ito lang kasi is maiksi lang kasi pwede sulat eh. Maiksi lang pwede sulat dito. So, ito lang yung nagkasya. Yan. Sa kanya mahaba. Ewan ko kasi dati mas pwede mahaba eh. Siguro hindi niya na iniba.
Not sure, ha? Mahaba yung, sa akin, ito lang eh. Kasi nalalagay ko pa yung social media manager. Isipin nyo kung gaano nakahaba. Hanggang dito. Ha? Tsaka hindi rin makikita ang buo eh. Ha? Pag makikita sa cellphone, mahirapan sila kung makikita ang buo. Kasi hindi pinapakita ang buo yun. So, yan. So, yan. B2B doesn't mean boring to boring. Ano po yung B2B? Business to business, no? Pagka ikaw, VA ka, i-improve mo yung ibang business ng tao, yun yung service mo, business to business po yung tawag doon. Kung ikaw naman nagtitinda ng something na ng product, direct to the consumer, tawag doon B2C, like business to consumer, no? Pag nagtitinda ka lang siya sa Shopee, business to consumer yung tawag sa business mo. Pero kasi ikaw, VA ka, i-improve mo yung service ng iba, B2B yung tawag doon, business to business. So bakit sinabing boring, no? Kasi minsan yung business to business medyo boring yung approach na ng mga tao, di ba? Siyempre, business to eh. Parang seryoso tao dapat. Pero in our case, yung mentor ko about this LinkedIn prospecting, makikita niyo dami kong mentor, no? Si John Bakan, sa amin yung manner, yung method na ginagamit namin is to not to bore people, is to give you more. So, doesn't mean boring to boring. Hindi mo dapat maging boring or masyadong maging professional, no, kapag nagpo-promote ka. Wait lang. Inom lang ang tubig. So, may tanong ba? Alright. So, remember, you are talking to a skeptic. No? Bago tayo mag-reach out, tandaan, ang kausap mo is parang, ano ba sa Tagalog yung skeptic? Alam niyo ba? Parang yung tao na hindi siya madali magtiwala, di ba? Pag sinabing skeptic, hindi siya madaling magtiwala, medyo ano muna siya sa iyo, titigdan kanya kung papagkakatiwalaan ka ba, di ba? Mga tamang hinala, sabi ni Joseph Rayo, no? TH, mga skeptic yan eh. Siyempre, pag nag-reach out ka, di mo naman kilala eh. Di ba? You're talking to a stranger. Hindi mo sila kilala. Not unless kaibigan mo sila, nag-connect ka sa LinkedIn, kilala mo sila. Pero mostly nang kukunik ka natin, hindi tayo kilala. No? Skeptic. TH. Di ba? TH na parang lolokohin natin sila. So, in order for us to remove that barrier, kailangan daw i-disarm natin sila with humor. Disarm them with humor. Ano ba yung humor? Di ba? Pag may nasabing sense of humor ka, yung sarap kang kausap, di ba? Parang mabubudol mo sila. Parang sama-sama, inubudol. I-disarm mo sila, tatanggalin mo yung barrier. No? Tatanggalin mo yung parang stranger type, para magiging friends kayo, di ba? Parang magiging friends kayo. Pero kailangan i-disarm mo sila ng, pero siyempre minsan, di ba? Pwede ka magpatawa, pwede ka malungkot-lungkutan, di ba? Nakahabol po, sir. Hindi na wala ba yung PC ko? Alright. Disarm them with humor. Our goal is to have a response, not to close a sale. You don't want to marry a woman who you just met. So pag magre-reach out daw tayo sa LinkedIn, kailangan i-disarm natin sila with humor. Kasi ang goal natin, no? Ang goal natin pag nagre-reach out tayo sa LinkedIn is not to have a client. Okay? It's not to close a client. It's not to have a deal. Kailangan wala yung setup natin ng... Wala yung sa mind natin, wala yung setup na magkakapera tayo, magkaka-client tayo. Yeah. Yun dapat yung setup ng mind natin. Kailangan neutral lang. No? Parang, pag magre-reach out ka sa tao, wala dapat yung intention na ganun. Tanggalin mo yung intention muna na may may business, may magkakapera ako pag nag-reach out ako. Wala muna dapat yun. Kasi ang goal natin is kailangan lang natin mag-connect. No? Kailangan lang natin magkaroon ng response. No? Yun lang. Parang pag nagre-reach out ka sa taong gusto mo or kunyari may gusto kang babae, parang huwag mong sabihin sa kanya on that first greeting, pwede ba kitang pakasalan? Parang ano, di ba?
You don't want to marry a woman you just met. Naintindihan nyo ba yun? May mga babae naman dito, no? Di ba? Anong feeling nyo kung i-reach out sa inyo yung lalaki tapos sasabihin niya, hello, pwede ko ba makuha yung number mo? Pwede ba kita maging ligawan kita? Parang anong feeling pag ganun yung pasok? Di ba? Parang ang press ko naman ito. Ha? Hello? Awkward. Ang awkward. ang awkward, di ba? Parang feeling press ko. Ganun, creepy. Ganun. So, medyo awkward. So, hindi dapat ganun. Kasi, pwede kasi tayo maging awkward eh. Madaming ganyan sa LinkedIn, yung, alam mo, yung feeling close agad. I mean, yung feeling nila na bibentahan ka nila agad, yung kadalasan, yung mga insurance sa seller. Hello, Chad. I have a best opportunity with you. Diba? Parang, I have an opportunity with you with Pro-Life UK. Kadalasan, may ganun eh. Tapos, meron pa, ano pa yung mga investment? Ano ba yan? May mga investment? Sun Life? Yan, may mga... Mga financial advisors. Oo, yan yung mga Sun Life, may mga ganyan. So sa akin, pag ganun, direct block agad. No? Ganun ako kaano eh. Kasi you're ano eh, parang you're trying to infiltrate my day with what you are selling. So, di ba, pangit yun. Yung pangit yung bibentahan ka kaagad. Di ba? Maganda ba yung bibentahan ka kaagad? Gusto mo ba na binibentahan ka? Sino dito yung gusto na binibentahan sila? Gusto nyo ba yun? Aray. Kinain nyo kamay na ko ng electric fan. I-off ko sana. Noon ko yung easy. Aray. Sorry. Huwag mo akong kainin. Ayan. Noon ko yung AC. Para ano yung temperature. So yun. Auto block. Ayan. Na si Jesse sabi niya auto block. Extra income. Yung mga nangahype, di ba? Depende kung need po. So depende kung need. Di ba? Pero meron kasi Redmi Note 6 Pro ang pangalan niya. Hindi ko alam yung pangalan mo eh, pero yung application yun lumabas. Pero meron kasi yung pag kahit kailangan mo, kahit need mo, medyo off kapag yung bebenta ka kaagad. 'Di ba? Agree ba tayo doon? Meron mga nagdi-disagree. Pwede kayo mag-disagree sa akin ah. No? Agree. Actually, behavior po natin 'yan. Ayaw talaga natin yung hard selling. Ayaw natin nung mga binibentahan tayo. Mm-hmm. Ayaw natin nun, di ba? Parang, ako, kahit sa mall, yung pag gusto ko yung mag-shop ako, ayoko yung may sales lady na bumubuntot sa akin. So, ako bibili ako, magtatanong ako sa kanya kung meron pa ng ganun, pero ayoko yung bubuntot at ako sa ibibentahan niya ako. Pag ganun, parang na-off ako, lumilipat ako sa ibang brand. So, parang ganun din ako sa insurance. Like pag nag-PM sa'yo, hey sir, meron akong opportunity, ganito. Ipaparami natin yung pera mo. Ganun. Parang, ayoko. Like, so moving on, yun, parang lalo na po yung networking. So that, yung ginagawa nila yon, it works sometimes, no? May mga tao talaga na napapabenta nila pag ganun ginagawa nila. But syempre, may mga, pagka medyo ka kasi nabaptize ka ng isang marketer, di ba? Nabaptize ka ng mga isa kang marketer, virtual assistant ka, meron kang marketing skills, meron kang baptism, like ako sinabi ko sa inyo to, nalaman nyo na, aware kayo. Pagka may mga ganung infiltration na-anticipate nyo, nako, eto na naman tong si, ano, bibentahan ako na ito. Ayun nga natin, binibentahan na tayo. Ang tao, gusto yan, bumili sila. Okay? Tayo, meron tayong interest na bumili sa mga kahit anong bagay, lalo na po kung kailangan natin. No? Gusto natin bumili. Di ba? We want to buy, but we don't want to be sold. We want to buy on our own decision. Yung hindi tayo ini-infiltrate, 'di ba? Parang pinibigyan tayo ng pagkakataong mag-say no, 'di ba? Mag-say no sa ano sa binibigay nila. I mean, sa kasi hindi tayo parang tinatanggal na nila 'yun, ano na 'yun eh, 'di ba? Tinatanggal na nila 'yung karapatan natin mag-say no by infiltrating agad-agad yung gusto ano nilang mangyari, ano yung binibenta nila. So hindi dapat ganoon.
So, yun. Masyado na tayong mahaba dito. Pero gusto ko lang talaga ibigay yung point eh, para at least maliwanag sa lahat. So, pag nagko-connect tayo, ang intention natin, hindi magbenta, hindi agad magkaroon ng client, hindi agad magkaroon ng kita. Ang intention natin is makapagkilala. No? Tao kasi tayo, tao rin sila. Alam mo yun, makilala tayo as kung sino tayo or i-check man lang tayo para at least mag-build na yung connection. Hindi yung magbebenta ka kaagad. Hey, I'm a VA if you need ganyan. Wag ganun. So today, I'm going to present you the application that I use when I doing LinkedIn, yung sales navigator, no. So lahat po nito is merong free, no. Meron tayong free kay LinkedIn ito basta meron tayong credit card. Yung LinkedIn Sales Navigator. So kung mapapansin mo, sa LinkedIn mo, nakalagay ako premium, di ba? So meron kasi akong Sales Navigator. So ginamit ko yung free ko. So dito, meron dito nakalagay, pag hindi mo pa ginagamit, meron kang free dito sa baba nito. Somewhere here, or dito. No? Titignan mo yung LinkedIn mo. So pwede mo siyang magamit, no? Free yan for 1 month. Para maghanap ng mga prospect mo, like you're looking for a digital marketing agency, like me, I'm looking for a health coach, 'di ba? Kung gusto ko pang magkaroon ng client sa health industry, 'di ba? Yun nga yung market ko, tulungan sila paano mag-market sa product nila or sa services nila, or at least if they need a VA, no? Assisting them with their thing na kailangan nila, like Excel sheets, calendars, managing bookings, whatever. Kasi I'm a VA eh. I'm a content creator, I'm a virtual assistant. Parang almost thing na I can do. Pwede mong gamitin itong si Sales Navigator. No? Pero it doesn't mean kung wala kang Sales Navigator, hindi mo na pwedeng gamitin yung gagawin natin today. So, it's a manner of ano lang naman eh, paano ako kukonek eh. No? So, di ba kahit wala naman tayong navigator, nakakakonek tayo. Pero yung Sales Navigator lang is to scale. No? Scale, parang madami agad para madami ka connection. No? Siyempre, pag madami, pag may volume, kakaroon ka ng mga possible client agad, di ba? So, ang tuturo ko sa inyo, tried and tested ko to. Nagkaroon ako ng client dito. Ha? Meron akong vlog about dyan. So, ito, para malaman nyo lang. Para baka kasi may tanong kayo, gumagana kaya talaga to? Totoo kaya yung sinasabi niya? So, ito yung isa kong naging client no sa LinkedIn. Nakuha ko to just by connecting. Yung ituturo ko sa inyo, nakuha ko siya dahil nag-connect lang ako. So, tiga mo, ang sabi niya sa akin, "Hey Chad, I was wondering how much it would cost for me to have you create and post content across the major social platform per month." Yan agad yung sabi niya sa akin. Di ba? Nag-connect lang ako ah. Ito agad yung binato niya. Ayan. Digital marketing agency siya. So, hinire niya ako as a digital marketing assistant. So, bakit? Kasi nga nakaposition yung profile ko eh nung kumonek ako. Kumbaga yung saan ba yun? Binasa niya siguro yung profile ko. Pag connect ko sa kanya, saan na ba yung profile? Pag connect ko sa kanya, pumunta siya dito kasi yung profile mo kasi as a landing page eh, 'di ba? Parang landing page. Para siyang landing page 'yon na may tinitinda ka. Para siyang sales page. Technically, para siyang sales page. Kasi naka-IDA format siya, 'di ba? Sales page siya. Para siyang website yung profile mo. So kung wala kang website, pwede na yung LinkedIn, 'di ba? Eh tayo, gumagawa pa tayo ng website, di ba? Para to double up the opportunity, di ba? Para magkaroon tayo ng system. Pero ito, at it acts na nakasulat, it acts sa website na. So, nung connect ako sa kanya, ito si, hindi ko na mabasa yung pangalan niya kasi binler ko. "Hey Chad, I was wondering how much it would cost for me to have you create and post content across the major social media platforms per month." Nung nag-connect ako sa kanya, binasa niya yung profile ko and tinanong niya agad kung magkano yung presyo. Wala nang tanong, wala nang barrier. 'Di ba? Wala nang rejection, wala nang interview. Di niya nga ako in-interview eh.
Kasi right at the point, alam niya kaya ko nang gawin. Kasi nga, nakaprepare eh. Parang binili niya the way I did it. Diba? Binili niya. Parang pumasok siya sa sales page ko. Ito, parang sales page siya. Binili niya na agad. Parang, oh, game na tayo. Wala, alam ko, kaya mo nang gawin to eh. So, pwedeng mangyari yung mga ganong instances, no? Meron naman, no? Kumunik ka, tapos it takes some time, tapos nag-search siya, tapos hinahire ka niya. Meron ganyang mga pangyayari sa akin eh, yung hinahire ako sa YouTube virtual assistant. Kaso nga lang, dinay-nay ko kasi hindi niya kaya yung presyo ko. Alam niyo naman, hindi mo ako ma-hire ng wala kang mula. Hindi naman po sa nagyayabang. Pero syempre, pag may experience ka kasi, parang or alam mo na yung worth mo, alam mo na yung value mo. Wag niyo ibababa yung presyo niyo. Parang make them parang play to be hard to get na kung ano talagang ano yung rate mo, panindigan mo yun, no? May mga ganung instances, o-offeran ako ng $5 per hour, magma-manage ako ng YouTube, tapos magi-create ako ng content strategy. I mean, I've invested a lot on me. I spent like $500,000 worth of trainings and self-development just for me on this position, and you're going to freaking pay me like $5 per hour. Like, give justice naman, no, to what I did. So, pag mga ganun, hindi ko na nire-replyan, no? So, or sinasabi ko, like, I don't want the rate, no? If you're looking for someone na ganyan yung rate, I can give you a possible person if you want, no? If you think na ayaw mo, I should allow them to, you know, shoo. So ganun. Ganun yung attitude, ah. Pero masyado akong masyado akong very critical in terms of my attitude. Eh. Minsan medyo ngayon kasi nag-i-improve na yung attitude ko, pero dati kung makikilala niyo ako, I'm hindi ganito kabuti yung attitude ko. Nag-improve lang ako. Dati talaga marahas ako eh. So ayan. So yun na, kukonnect na tayo, 'di ba? Ano sasabihin namin, Chad? Baka naman dami mong kwento. Puro ka na lang kwento. Ito lang 'yung sinabi ko, guys. Pero may itong sinabi ko, may nagturo sa akin, no, si John Bakan. So 'yung sasabihin ko sa inyo, hindi ko 'to kinuha dahil sa sarili ko, siya 'yung nagturo sa akin. Binayaran ko 'yan, guys. 12,000 'yan. Para turuan niya lang ako na ituturo ko sa inyo. So this kind of bit 12,000 worth of training ngayong araw na to. Kasi nga 12,000 'yun eh, 'di ba? Yung day 2, 25,000 worth of training 'yun. Baka hindi niyo lang alam, no. Ganun po kamahal tong training na binibigay ko sa inyo kasi makikita niyo, very simple, 'di ba? Precise and accurate. Okay. Just for you to have an information kung ano talaga itong pinapasok ng training. Okay, game. Hey. First name, I really wanted to connect. As such, I've decided not to send you the generic LinkedIn invite. Fingers crossed. Di ba? Parang simple lang. Di ba? Wala akong sinasabing may tinitinda ako. Wala akong sinasabi agad na kung sino man ako. Di ba? I just want to connect. No? Parang may fingers crossed pa eh. Parang ano eh. Ano mo yan? Sige na. Accept mo na ako. Di ba? Wala pa akong binibenta. Wala akong tinitinda. I just want to connect. I just want to build a connection. Pero minsan kasi may natatawa na dito. Eh. Alam niyo yun. Merong kasing a little bit of humor. Very ikli. Maikli lang. Fingers crossed. May mga magre-reply dyan. Oh, Chad, I really want to... parang ganyan-ganyan. I'm so happy to what you said, like nag-fingers crossed ka pa or whatever, no? Akala mo hindi kita i-add, no? Pero in-add kita. So, may mga nagsasabi ng ganun. So, you find even with a generic invite, a lot of people will accept. Sending something a little more interesting and human works well at scale. Di ba pag nagko-connect tayo, minsan meron tayong generic na, di ba kunyari ito, magko-connect tayo. Ayan, no? Kaso nga lang dito, wala eh. Meron kasi generic invite yan eh. Asa, di ba meron? I want to connect with you. Di ba? Ano yung mga generic invite? Di, wala eh. Wala dito eh. Basta pag kumukunik ka kasi pinindot mo agad to,
Merong magsas merong ano diyan eh, hey, I want to connect with you, 'di ba? 'Yun yung message. Pag magko-connect sa 'yun yung generic. Pag sinend mo to. So, yan lalagyan natin ng yan. Mamaya sasagutin ko yung mga tanong nyo para dire-diretso tayo. So yan, kakapin natin, kunyari, hahanapin muna po lang natin yung ano, yung kukunika natin kasi ako nahanap ko na eh. So for example, if you are a VA, okay, you wanted to connect to digital marketing companies, you can search them here, no? For example, digital marketing. Just for example lang. So, babasahin natin. Di ba makikita mo may mga founder? Di ba? So, hinahanap natin yung mga tao na yan. Ayan, no? Founder, marketing strategist, partner, vice president. Ito yung mga kasi mga key decision makers eh. Di ba? Pag sinabi mo kasing mga president, founder, mga decision makers yan na pwedeng pwede naghahanap no ng mga virtual assistant para kasi 'di ba pag founder CEO katulad ko 'di ba nagtatrabaho ko sa isang founder tsaka CEO ng isang kumpanya busy ang mga yan no eh paano kung wala silang VA 'di ba naisip niyo ba 'yon 'di ba guys join me here yes correct. yes so 'yon kung wala sila pwede silang mag-hire, 'di ba? 'Di ba parang yung LinkedIn kasi guys, para kang nagdo-door to door eh. Alam mo yung tinitinda ka, kunyari nagtitinda ka ng sabon. Kaya pwede mo 'tong gawing like door to door, tinda ka ng sabon. Hello Steven, hello, I'm a VA, parang ganoon, 'di ba? Titinda ako ng sabon. Hindi mo kailangan, okay lang sige. Hello Tarun, 'di ba? May VA nga pala ako, ganyan. So yun yung gagawin natin today para bibigyan ko kayo ng idea para paano magdo door to door kasi ito kunyari mga pintuan to ng mga tao. So para malaman nila na existing ka, kokonek ka sa kanila, but you have to message them. 'Di ba? So hey, for example lang, isa lang ah. Kunyari, kokonek ako kay Steven, gusto ko siyang possible prospect, di ba? Social media strategies, pwede siyang may-ari ng marketing solutions, di ba? Pwedeng digital agency yan eh. Pro relevant marketing solutions. Kukunik ako sa kanya. And then, sabihin ko, hey, papalitan mo yan, no? Para hindi niya na generic yung masyadong ano yung kinaka-copy-paste mo lang, no? Ayan, di ba? Ganun lang. Meron na, isa. Ah, nakapag-send na tayo. So, pending. Ayan. Isa pa. Marketing strategy, Verizon Consumer Group. Pwede ba yan? Founder? Pwede rin, siguro. Di ba? Malay mo, may kailangan siya. Di ba? So, every possible person, we're going to connect. Lalo na ako, di ba? Mga dietitian yung inaano ko. Pwedeng dietitian yung hanapin ko at dietitian coaches. Di ba? So, nakadalawa na ako, guys. So, for example, nakadalawa na ako. May mga possible na, sinabi ko sa inyo kanina na, doon pa lang sa ginawa natin, yung nag-message ako, kunyari, by volume, 50 tao yung sinandan ko. May babalik na dyan eh. Di ba? Kung ginagawa mo na siya for specific days, like 5 days ka nang nagaganon. Siyempre, kung nagbabato ka ng mga around 25 per day or more, kasi sa umpisa, bawal yung marami masyado. Kunyari, on the first 7 days, like 25 lang muna. 25 people, 25 people, 25 people, 25 people, 25 people. And then, in the second week, umabot ka na ng 40 people, 40 people yung binabatohan mo. 40 people, 40 people na. Kasi ang dami niyan, guys, eh. Makita nyo, 12 million. 12 million, di ba? Pwede, possible result kung ano yung sinesearch mo.
So pwede yung niche down, like kunwari hinahanap mo lang yung position na founder, kunwari CEO, 'di ba? Uunti yan, pero ang daming tao sa mundo eh. Kaya nakakapagtaka bakit yung maraming tao nahihirapan maghanap ng client, no? Tinatanong niyo ba 'yon? Global tayo eh, global ang ano natin. So kaya ito tinawag na sales navigator is for you to help to navigate, no? To navigate and improve your sales and improve your, para maibato mo yung services mo. Doon siya, ano, ito yung ginagawa natin. So ito yung isa mong pwedeng gawin para maghanap ka ng client, no? So pwede mong gawin to, yung tinuturo ko sa inyo. So yan. So you find even with the generic invite, a lot of people will accept. Sending something a little more interesting and human works well at scale. So yung sinabi natin, scalable, no? Pwede mong isend sa maraming tao. Kahit pare-parehas lang. At scale. Pwede mo siyang isend na ganun. Pero syempre, may follow-up messages yan eh. No? Works well at scale. Yeah. May follow-up message yan. So dito na pumapasok yung magtitinda ka na. Huh? Or, kasi kung if follow-up mo lang siya kapag di siya nag-reply. Kaso nga lang iba dyan, magre-reply sa'yo, magkakatanungan. Di ba? Hello, I want to know more about you. Or sometimes, ganun, di ba? Ay, VA ka pala. So, ano mga ginagawa mo? Are you currently working? Ganyan-ganyan, di ba? Are you looking for an opportunity? Sometimes, ganun. Di natin malalaman kung anong pwedeng makuha, pwedeng anong mga messaging. So, pwede. Minsan ko lang sa requirements and knowledge, bakit di ko makakuha ng clients or sobra na po. So, yun. So yun, napa-flood po tayo ng LinkedIn profiles. wag muna po tayo mag-flood, no, para makita po namin yung mga tanong nyo. Mamaya na po tayo mag-share-share ng mga link kasi mahirap pong magbasa ng tanong kapag nagpa-flood. Yan. So yan, ayan, nagsenda na sila ng LinkedIn sa chatroom eh. Makinig muna po tayo, guys, para at least mas maganda po yung ano, yung pasok. Alright, ito yung follow-up message na pwede ninyong gawin, no? Binigyan ko na kayo ng sample. So yung follow-up message, di ko nari, kumonek. Thanks for connecting with me. First name niya. Sino ba yun? Kung sino man siya. I hope you don't regret this very brief sales pitch. Di ba sinabi ko na, bebentahan ko na siya. Di ako nagsisinungaling, di ba? Honest ako. Bebentahan na kita. Hello, bebentahan na kita. Di ba? Meron ka ba nagsasabi ng tao na sasabihin sa'yo na bebentahan ka niya? Uy, pwede ba kitang bentahan? Di ba parang mas maganda yung ano, meron, mas maganda yung approach ng sasabihin sa'yo ng tao na, sir, bebentahan po namin kayo ng ganun. Okay lang ba? Parang ganun, di ba? Parang ganun yung approach yung natin, yung sa follow-up. Nari, hindi nag-message. So may follow-up tayo. Pwede tayo magsalta ng, sabi natin, my name is Chad and I am a, tell what you do. Like, I'm a virtual assistant. My passion is to help business owners, you know, streamline. My passion is to help business owners streamline what they're working so that they can focus on what matters most. Or my passion is to create content for health and business owners so that they can, yung ano, alam mo yung positioning mo, di ba? Di ba yung sasabihin mo na yung positioning mo, di ba? I help health professionals and dietitians create content and manage builders and more sales. Pwedeng ganun, di ba? Wag masyadong mahaba. Wag naman yung buong title mo, di ba? Paikliin mo lang. Yun, my passion is blank and this message is my attempt at getting your attention. Di ba? Sinabi mo, di ba? Kinukuha ko yung attention mo kaya mini-message kita. Parang I'm very honest. Di kita niloloko, no? So kung kailangan niya naman talaga ng VA at honest ka, irerespeto ka naman nila. Ba, di ba? Kasi yung una naman di naman kita binentahan eh, di ba? Binigyan kita ng pagkakataon na hindi mo ako tanggapin, hindi mo ako i-accept. So in-accept mo ako, di ba? Pinapasok mo ako sa pintuan mo, pag in-accept kita, pinapasok mo ako sa pintuan ng bahay mo. Tapos sasabihin mo naman yung purpose mo. Siyempre, magpapakilala ka, di ba? Pagpasok mo sa bahay, hindi yung nasa labas ka pa lang ng bahay, eh, kailangan nyo ba ng insurance?
Or kailangan pa ng VA ganyan, no? Parang pangit 'yon. So ito nagpapakilala ka na, no? Sasabi ka na ng totoo at kung sino ka. 'Di ba? Ito pa lang kadugtong noon. I love to give you some ideas, you're free to steal. Let me know if you like to chat. Have a great day. 'Di ba? Let me know if you like to chat. You're giving them something that they can say no, di ba? You're allowing them to say no. Di ba? Let me know. Di ba yung principle ng negotiation, pag-aaralan natin? In the negotiation, you are allowing the person to say no to you, di ba? Parang okay lang kung ayaw mo, okay lang din kung gusto mo. So allowing them to say no, let me know if you like to chat, have a great day. Diba? Fundamentally, maganda siyang pakinggan. Pero I'm not doing this because tactically, ano mo, diba, tinataktik-taktik ko lang sila na parang, alam ko, parang binibigyan lang kita ng, di ba, binibigyan kita ng karapatan na, I'm not doing it just because I've learned this. I'm doing it because parang tao talaga ako, di ba? Diba? Fundamental yung ginagawa ko, hindi lang tactics yung, kasi may mga nagtuturo kasi tactic lang eh, na kailangan ganito yung i-message mo para tanggapin kanila. Hindi nila tinuturo yung fundamental, bakit ba talaga ganito yung isa-send kong message. Parang ito yung copy, i-send mo lang to, sasagot sila ng ganun. Hindi, fundamentally alam natin na nire-respeto natin sila ng mga kumukonnect tayo, 'di ba? We respect them. So just by giving them the ano to, natawag to, yung kakayahan para mag-say no sa atin, o hindi natin sila ini-infiltrate na kailangan mag-meeting ka sa akin, di ba? Hindi natin sinasabing ganoon. Di ba? Kumbaga kung nililigawan natin sila, binibigyan natin sila ng karapatan na mag-decide kung papayag ba silang magpaligaw. So yan. Okay ba 'yon? Maganda ba? Bago tayo mag-move. May tanong ba tayo dito? Alam ko baka may tanong eh. All good, sir. Maganda siya, no pressure, hindi parang nagmamakaawa. All good. Option to accept or decline. Baka auto na black na din kami, sir. Auto-block na din kami, sir. Hindi kayo i-auto-block nito. Hindi kayo i-auto-block. You're doing this as a person. May mga tao na i-iba-block ka. Possible yan kasi syempre may mga tao na hindi ka magugustuhan kahit gumagamit ka ng totoong pagkatao mo, yung fundamentals, yung principles sinusunod mo. May mga tao na ayaw pa rin sa iyo eh. Talagang nandun na tayo sa mundo na hindi mo kayang i-please lahat, no? Pero kaya nga tayo nag-aaral, kaya nagpapakatao tayo is para magkaroon tayo ng resultang makatao din. 'Di ba? Gets mo? parang puro tao yung sinabi ko. 'Di ba? Kung may respeto ka, syempre irerespeto ka din, 'di ba? Ganun lang. So kaya natin 'to, yung mga messaging natin is merong sign of respect, no? Kung magtitinda tayo, sasabihin natin. Binibigyan natin sila ng ano na magbebenta ako. Hello, bibitahan ka ta. O kayo, 'di ba, pagmasok kayo ng email list ko, pwedeng next month magtinda ako ng coaching, 'di ba? Pero syempre hindi ko kayo pinipilit eh. I'm not saying like wala pa akong product eh. Pwede mangyari 'yun eh, 'di ba? Kung ikaw, 'di ba, kukunin mo rin yung mga email ng mga possible clients mo, pwede mo silang i-remarket. Kumbaga, I'm just giving you a marketing mind na if you got their emails, pwede mo silang bentahan eh, pero hindi mo sila bebentahan just because you want to trick them, 'di ba? Kasi may ino-offer ka namang service eh. Alam mo sa sarili mo na yung service mo is mababago yung buhay nila, di ba? Kaya nga, you're in the position of what? Di ba? You're in a position, ano yung sa umpisa? Very important to eh. You're in a position of help, di ba? You're in a position to help, di ba?
Lahat na lang dyan. Help. Helping. Help. Ano dito? Ano yung kay, ano? Helping. Di ba? Helping. 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 Pro help. You're in a position to help them. So if you're in a position to help people, if they need help, they might need you, di ba? Pero syempre, ang state of mind nga natin, kaya tayo nagko-connect, is to not to close a sale or close a deal. Kumbaga, we're just letting know that we are here, and if they need us, pwede naman tayo mag-usap, di ba? Nakalagay doon. Let me know if you like to chat. Di ba? Pwede tayo mag-usap kung kailangan mo ba talaga, or di ba? Kung kailan ka may oras, pwede naman tayong pag-usapan. Di ba? Parang mag-chacha lang tayo. Gas-gas na kasi yung kape. Pwede ba tayo magkape, di ba? Gusto mo, mag-usap tayo, magkakape lang. Di ba? Kung open-minded ka. Hello? Okay? Maliwanag ba yun? Maliwanag ba? Clear. Oh, yes. Meron ba kayong ano naiisip? Sige, batuhan niyo ako ng tanong. No, kung baka kasi iba nahihiya lang eh. Huwag tayong mahiya. Tao ano dito, we are a community of people who know how to respect people. So wala tayong problema kung newbie ka, magtatanong ka kahit magmumukha kang tanga na hindi sobrang basic ng tanong mo, okay lang. So okay lang. So okay, good. We have to continue. Sir, may tanong po ako. Ano yan? May specific mo ba na time frame when to send yung pangalawang chat about pangalawang message if hindi sila mag-reply? Okay. Para ulitan. Okay, kung i-send mo na yung follow-up mo, pwede mga week, di ba? At least week or 5 days. Pero ang mangyayari kasi, pag nagbato ka ng mga volume, yung generic message mo pa lang. Pwede kasi marami na mag-message sa'yo eh. Para minsan makakalimutan mo na mag-follow up. Pero if you want to follow up, like, give them like 5 days at least, no? Bago ka mag-follow up. Para at least hindi naman sila makukulitan sa'yo. No? Kasi minsan dyan, nababasa nila after 7 days, after a week nila mabasa yung invite mo, di ba? So, busy kasi. Siyempre, mga professional kasi busy yan eh. Minsan wala na yung time mag-check ng ano. Di ba ako, yung client ko may VA, ako yung nag-a-accept ng mga ganito. Ako yung nag-handle, ako yung sumasagot. So busy talaga yung ibang tao. That is a very good question. Thank you for asking. So ito, 1-2 punch lead generation template. So ito, pwede nyo pang gamitin. Another example, hey. First name, I nice to meet you. I have pwedeng ganito yung approach. Nice to meet you. I have some weird skills that can help you streamline your business. If you're curious and you need a helping hand, click accept. 'Di ba pag mag-accept ka kasi ng connect sa LinkedIn, accept eh. If not, send me your most cutting insult. Fingers crossed. 'Di ba? Ito parang curious. Ayaw ko i-send diyan. Ito yung most para sa cutting insult, wag naman. If not, send me your most para cutting. Para nasanay na kasi kami na ano, yung mga pag may tinatawagan sa VA sa mga maraming kang insultong na ano, nung mag-o-offer kang sa mga VA sa cold callers. Oh, maraming. Hindi, most cutting insult. Explain ko bakit ganito, no? So, minsan kasi nai-insulto tayo, 'di ba? Bigla tayong iniinsulto. Pero kasi kapag dinidis, kumbaga yun yung sinasabi nating rule, dinidisarm natin sila by telling them that what they're going to do. We're trying to read their minds at some point. Kumbaga, parang ready, inunahan na lang. Inuunahan ko siya, di ba? Yeah, inuunahan ko siya, di ba? If not, send me your most cutting insult. Ready naman ako. Diba? I will accept it. Minsan may matatawa nga dyan eh. Oh, guys, ginamit ko to. May mga natatawa. Nakakatawa naman yung message mo. But ready ko nang ma-insulto. Hindi naman sasabihin na hindi naman kita i-insultoin. 'Di ba? That will create the ano, 'di ba? The response. So, kasi yun yung kailangan natin, 'di ba? Yun yung rule. Ano yung rule natin?
to get a response. Our goal is to have a response, not to close a sale. So, pag nag-open na yon, minsan matatawa sila. That is a response, di ba? That can open up a conversation. No? So, when they accept, send this message. Hello there. Thanks for not sending me a cutting insult. Di ba? Ni-accept nila, pero hindi ka nila may message. So, pwede mo isend to. Thanks for not sending me a cutting insult. If you're curious about the services I mentioned, let me know and I spill the beans. Have an absolutely wonderful day, Chad. Kasi nag-mention ka ng service eh. Di ba? So, dapat ganun din yung follow-up mo. Okay ba yun? This is a 1-2 punch lead generation template. If they cannot kill by a job, kill them with a haymaker. Kill them, eh. If they did not respond, no, sa job, di ba, pag 1-2 punch, job muna para i-position yung susunod na suntok. No? Pag na-job ka kasi, mawawala ka sa position, eh. Yung madi-disarm ka a little bit. Pag sinuntok ka ng haymaker or mananakaout ka. So, 1-2 punch. So yun guys, very basic yung sinasabi natin dito. Tapos na tayo eh. Ganun lang, yun lang ituturo ko sa inyo. Tapos syempre, di ba may mga magtatanong, kung kunyari tatanungin ka ng mga services mo, that is the time you were going to give the ayan, ito. Nakita nyo? Kaya ako siya dinesign ng ganito. Kasi minsan sa inyo, pag tinatanong na kayo ng mga additional services information, minsan yung mga newbie na nabablanko, no? Ayoko sabihin yung nung natatanga eh. Ako lang yung sa sarili ko, pwede ko sabihin yung natatanga. Pero minsan, iba sa inyo, nabablanko, di ba? So, tinatanong ni Nes Rivera, continuously pong magsasend ng message. Opo, everyday, kapag wala ka pang ano. O yun, nagpapanik, sabi ni Kistanya, nagpapanik ka pag tinatanong ka na. Kunyari, ano yung mga services na in-offer mo. Pag nagpapanik ka, alam mo yung rule natin, pipindutin mo yung ejection, di ba, pag sa aeroplano, pipindutin mo yung eject seat na nakasakay ka sa jet, merong missile na papunta sa'yo, pipindutin mo ngayon yung ejection seat. So, ito yung eject. Mag-e-eject ka para hindi ka tamaan. Di ba? Meron tayong website. Dito mo sila papupuntahin. Para hindi agad nasasayang yung kasi ito na yung magkakausap sa kanila eh, parang sales page to eh, kakausapin sila nito. Kumbaga may binibigay kang free services eh kung mga taong gusto interested. Kasi tinatanong kanya sa services mo kasi interested sila. Pag landing nila dito sa landing page, makikita nila you're giving free services for 7 days. So magkakaroon sila ng interest palalo. Yun. Maganda may monitoring sheets tayo for lead generation. Oo, yung ginawa natin kahapon, kaya ako pinapaano yun, pinagawa yung sheet na yun, is yun po yung, kunyari may pumasok na dito para ma-monitor nyo rin kung ano yung ginagawa yun, yung emotion nyo, di ba? Asan na yun? Sige lang po, you can leave. Pag may trabaho po, pwede po kayong mag-leave. Calendly plus G-sheet. Ito. So, kapag nyari, may mga sumasagot na, di ba? May mga nag-i-schedule na ng calendar sa inyo. Pwede nyo ilagay yung mga tao na yun dito. No? Para at least pag nagkaka-interviewhan, pwede nyo ilagay yung mga emosyon nyo, ma-record nyo, ano man nangyari, objection nila. Mga tanong pa na mga tanong nila para meron kayong details and information para sa next interview hindi man kayong matanggap meron kayong detalye kung ano yung mga hinahanap, no? Para ma-position niyo pa yung sarili niyo kung pwede niyo, kung gusto niyo i-improve yung sarili niyo or ma-improve yung conversation, mapaghandaan niyo kung ano yung mga possible na tanong, di ba? Kasi kung may possible na tanong dito, kailangan maglagay ka dito ng possible na sagot na dapat yung pala yung sinagot ko, di ba? Para may record ka.
Diba? Possible answer sa question. Ganito yung ginagawa sa akin dati nung coach ko, nung nag-lead generation ako. Para naghahanap ako ng client pa, mas mapadami. Gumagawa kami ng ganito para ma-identify namin saan ako nagkakamali. Okay. Yan. No? So, ganun lang. Basic. Click in basics. So, dun sa basic na yun, marami na kayong possible na opportunity na pwedeng ano. Kasi yun lang naman din eh. Yun lang naman din kasi dapat eh. Yung paano kayo magkoconnect, no? Importante eh. Merong mga way pa para i-market yung sarili nyo, which is yung magpo-post kayo, di ba? Ima-market kayo, magpo-post kayo ng patungkol sa services nyo, sa feed, sa timeline nyo, pwede rin yun, no? Para makita kayo. Pero ito kasi yung one way na one-on-one, yung sales. Diba? Kasi yung marketing kasi, pag nag-post kayo sa feed, that is marketing. Pag ito kasi one-on-one, sales to. Pag one-on-one, yung isahan, itigi-tigi, sales. So you're creating sales, one-on-one. No? Yun. May tanong ba? I really want to, you know, what your... Sir, question po, ilan pong pinakamaraming clients ang na-handle nyo? Depende yan, no, Jill? Kasi mayroong client, 48 hours na ako. Pag kumuha pa ako ng part-time, kunyari, part-time na 15 hours, imagine mo na yung buhay ko nun, no, per week. So, dati ang maximum ko, tatlong client lang, no? Pero hindi ko pa rin mahawakan yung tatlo. Dalawa lang. Pag tatlo, kinakapos na ako. Hindi ako makakagawa ng ganitong training. Hindi ako makakapag-vlog. Pag wala. Pag madami ako client. Kaya, alam niyo yun, I have to, you know, lessen my income in order for me to create content like this one. So, yun. Okay lang po bang gamitin yung script sa ibang platform like Instagram? Pwede rin, no? Pwede rin 'yon. Pwede rin 'yung magre-reach out ka sa ano, Instagram, sa Facebook. Pero syempre 'yung accept eh, 'di ba? Sa Facebook kasi hindi ko alam kung anong tawag sa accept. Connect pa? Okay. Ano ba? Pwede rin 'yon, guys, 'yung lead generation template. Kahit saan gumagana 'yan. Yan, I really wanted to, you know, yan. Maven Joseph Achenza, how come yung iba sir may tatlong clients, paano yung usually time management nun? Kasi minsan kasi may mga assistant sila, no? Tatlo yung client nila tapos mayroong assistant below them, or tatlo yung client nila pero 15 hours lang sila per day sa isang client, like hati-hati yung oras. Ako kasi like mostly like 40 hours per week eh. So imagine niyo yun, no? Yun, may tagagawa, sabi ni Rose Ann, meron silang mga VA nila. Eh ako kasi, executive VA kasi ako. Kumbaga ako yung mismo nagtatrabaho. Wala akong VA under me. Yung minsan lang, yung mga part-time ko na pwede kong itapon or pwede kong ipagawa sa iba. Nangyayari yun. Kunyari, Pinterest image lang. May papagawa akong Pinterest image sa isang tao. May hinahandle akong Pinterest client. Papagawin ko siya ng image. Pwede yun, no? Pero ako pa rin yung mag-i-schedule. Ako pa rin yung... Kumbaga part lang ng time ko yung nawawala. No, pero syempre nawawala din yung part ng income ko kasi binabato ko rin doon sa VA. So hindi ko na ginagawa yun ngayon kasi nga I don't really want to handle eh. I don't want to handle people. I don't want to work for anyone na parang I'm positioning myself to earn passively, you know. Nakikita niyo naman. Kunyari, gagawa ako ng course after like 6 months or next year gagawa ako ng sariling course na mas better dito, 'di ba? Papunta na ako doon eh. Di ba? Kung makatanggap kayo ng email ko, may tinitinda akong coaching, di ba? Pwede kayong bumili. Pwede naman hindi. Hindi, I mean, binibigyan ko lang kayo ng ano. Pwede kasi mag-reach out ako sa ibang market eh. Gawa ka na lang ng VA agency, sir. Hire mo yung students mo. Ma'am Rowena, ayoko nang mag-handle eh. Yung nga sinasabi ko, yung ayoko nang mag-handle ng VA. Ayoko nang mag-handle ng ibang work. Parang gusto ko na lang gumawa ng sarili kong product. Ganun. Yung may bibili. Di ba? Mas madali kasi yun eh. Yung, tsaka mas maganda yun. Di ba? Gagawa sarili mong product.
So magko-coach ka or magtitinda ka ng sarili mong services, ng sarili mo, not other people. Kasi pag BA agency kasi, ganun pa rin. Mag-work ka pa rin for other people. You need to negotiate. You need to ganito. Diba? So I'm reducing my stress, no? Inaiiba yung goal ko. Kasi yung pag-BA kasi, pag-work from home, it's not about earning money. It's about creating a lifestyle. No? Hindi lang yung kita, yung lifestyle. You're working less, but you're earning this much. Diba? Hindi yung mag-work ka ng 10 hours and then kikita ka ng malaki. So nga, nag-work ka na ng 10 hours, nandun na yung buhay mo, ganun. Oh, pangarap ko din yan, sir, para passive, more time to spend with family. Oh, pero yung passive kasi, yung work noon at the beginning, madami. Di ba? Kaya medyo mahirap. So, yun. So, may tanong ba? Ask ko lang, nakailang send na ng lesson? Kasi ilan pa lang yung na-receive. Parang gusto ko kasi mauna to. Mauna sana tong ipaano para maayos ko yung LinkedIn ko. Hindi pa po ako nagsisend ng video, no, para po sa kaalaman ng lahat. Yung recording di ko po siya na-edit. No? I will edit it. So, bibigyan niyo ako ng mga ano. Kasi ako lang po yung production eh. So at least mga 4 days siguro, 5 days, no? Kung maiintay niyo kasi madami din po kasi yung ano yung mga inaasikaso kaya lalo na ngayon medyo may nangyayari dito sa pamilya namin. So pasensya lang po, no, marireceive niyo po 'yon. I-upload ko po. I will try to fasten things up, pero yun nga, just give me time kasi ganoon naman talaga, we have to give time. Tsaka para din makapagpahinga kayo kasi every day din kayo nag-aaral, no? Para at least pag yung mind nyo na napapahinga nyo para pagpasok ulit nung ni-review nyo, mas maiintindihan nyo na lalo. Ganun kasi yun eh. Kunyari, pag natapos mo na yung training, mag-celebrate ka muna, di ba? Celebrate mo, nakatapos ako ng training. Ilibre mo yung sarili mo, no? Pahinga ka mo ang mga ilang araw. Then, pag binato ko sa'yo yung training, ayun na, trabaho na naman, di ba? Para nakakapahinga din yung mind nyo. So I will send it 5 days. Yun lang po. Okay ba 'yon? Pero yung mga presentation pwede ko naman i-upload eh, pero yung mga video kasi mas medyo matagal po 'yon. Okay, sir. Okay po 'yon. Okay, guys. Okay, thank you. Kung wala na po tayong tanong, we can conclude that LinkedIn Basics Day 8 is done. I hope kung may mga tanong pa, you can stay, no? You can stay or pwede nyo ako sendan ng message nyo. Pero tapos na po tayo dito. So, kung may trabaho kayo, you can say goodbye. And thank you for giving me your time and learning with us together. Thank you, sir. All right. Thank you. Have a good day. Rest well. Magaling ka, sir. Sige po. Thank you po. Right, thank you. Sir. Yes. May tatanong lang ako. Go. Kasi may nag-reply na dun sa pagpo-prospect ng girlfriend ko, kaso hindi pa siya sigurado kung paano niya sasagutin. Okay lang ba yung screenshot ko dito kung makikita? Saan mo kaya pwede i-send sa akin? Pwede ba 'yan sa chat? Pwede ba? Check ko lang, sir, kung pwede. Ay, hindi yata. Hindi niya alam kung paano mo sasagutin. Oo. Pwede ba? Ba, di ko din sa kanya masabi kung okay ko na ba i-publish yung website niya or
kung ano yung isasagot namin. Kasi tinutulungan ko din siya magka-client kasi. Mm-hmm. Eh, so, kaso ay. So may sumagot na, di ba? Parang may sumagot na. Oo. Ano ba ginawa niyo? Gumawa ba kayo ng website? Ginawa niyo ba yung ginawa natin? Opo, natulungan ko na po siyang gumawa. Kumbaga, hindi ko pa siya hindi ko pa napapublish po kasi wala pa po yung sa convert it yung form, wala pa. Ah, siya, okay. Hindi, ang yung sa ano sa website, pwede naman po Calendly lang. Ah, pwede na po 'yon. Oo, wag na yung form kasi yung form is to get their emails eh. Pero makukuha mo rin din naman yung email nila pag nag-schedule sila ng Calendly sa iyo, 'di ba? Nakita mo nung nag-schedule tayo ng Calendly, nakita natin yung email. So, kasi pag binibigyan mo kasi ng kukunin mo muna yung email nila, bumababa kasi yung response. Pag Calendly kasi calendar na, interview na agad, 'di ba? So, ibig sabihin, sir, pwede ko nang sabihin sa kanya na ibigay na lang agad yung website niya. Oh, kung nagtatanong na yung kung ano yung services niya, 'di ba? Tinatanong siya. Opo, opo. Pero wag niya ibibigay na yun lang yung nangyari, like bibigay mo bigla. Kumbaga nagkakatanong, ano ba yung mga services na pwede mong i-offer sa akin? Ano ba yung mga tinitinda mo? 'Di ba pag parang tinatanong ka, ano ba yung mga tinitinda mo? Yung website ba kasi tindahan 'yon, yung nakasaloob doon, yung babasahin niya, yun yung tinitinda mo. Bali, eto po sir yung reply po kasi sa kanya nung future client niya. Thank you for applying for this position. Can you let me know your experience? You have managing social media account in detail. Close open parenthesis. Account for which type of product, service, and what your strategy was. Yun po yung bali reply sa kanya. Ah, so hinahanapan na siya ng ano, ng parang tinatanong siya ng portfolio niya. Parang something ganun. In that case, tomorrow, may ituturo ko sa inyo kung paano sasagutin yan. Possible na pwedeng, pwede kasing ano eh, pwedeng kunyari, saan na ba yan? Kasi yung sa website is just one way for you ipakilala yung sarili mo, di ba? Kunyari, ang tanong niya is, let me know what your services are. Ano ba yung mga ginagawa mo? So, pwede yung website ng iba to mo, di ba? Pero kasi in her case, tinatanong kanya ng portfolio. So, ang pwedeng isend mo sa kanya, asa na ba yun? Nahanap ko ah. Sige na, sir. Tapos may follow-up question din po ako, personal question. Asa na ba yun? Andito lang yun eh. Ang dami kasi. Wait lang ah. Pag nakita, sir, nakita niyo yung mukha ko, yun na yun. Kunan ko na lang dito. Meron ako dito eh, sa free app. Uy, bakit ayaw mong papasukin? Kakasar naman to. Okay. Bakit meron no? The field required, field district. Ay, naka-off ako sa last pass. Ayun lang. Teka lang ha. I-stop ko lang yung sharing ko, no? Baka makita niyo yung master password ko. Alam niyo naman, master password yan. Ako lang sa isang problema. Nora. Nora lang. Wait lang. Nahanap ko yung portfolio ko eh. Yung kasi yung papakita ko sa inyo bukas. Thank you.
Yan. Okay, free up. Yan, pumasok. Good. Wait lang. Saan na ba yun sa aking profile? Profile. Download portfolio. Yan, tapos mag-share ako ng screen. Sige po. Saan ba yung share screen? Share screen. Ito, share. So, may 17 pa oh. Mga tao pa sa loob. Hello! So, ito yung portfolio ko for marketing. So, napaka-basic lang. Para siya yung, nabasa niyo ba yung LinkedIn ko kanina? Yun din yung laman, di ba? Yung LinkedIn ko, yung nakasulat doon. Kinopya ko lang dito. Tapos noon, sa baba niya, may mga sample ako ng trabaho ko. Okay. Di ba? Kunyari, landing page creation, click funnel page creation, may sample ako paano gawin yun. Di ba? Click funnel page creation, click funnels, membership page. Gumagawa din ako ng mga membership site. Nag-automate ako. Email marketing automation yung tinuro ko sa inyo. So, nag-automate din ako noon. Paano ko din nedesign yan? Nagde-design ako. So, yung Pinterest, di ba? Tinuro ko sa'yo yung mga handle ng Pinterest. So, in-explain ko ano ba yung ginawa ko. Ayan. WordPress. Nag-manage ako ng WordPress site. So, binibigay ko yung sample, no? Ngayari, si Facebook management. Ito yung pang-manage ko. Na-explain ko YouTube management. Lead magnet strategy plus landing page creation. Ito yung ginawa kong event. For one of my friend, no. Yan. Ako yung nag-design ng event niya. Ako ba yung nagsulat, lahat design ko. So, dito nakikita nila kung ano yung capacity ko. Kumbaga, ito yung pinaka-portfolio. Pero it doesn't mean na wala kang experience, hindi ka makagawa nito, hindi ka na ma-hire. Kasi mayroon ko, kasi we're looking for some people na ano eh, ano mo yan, na i-hire ka kahit beginner ka pa lang. Okay, thank you sir. Kasi kunyari sa kanya, tinatanong siya ng experience. Kung yun, hinahanap talaga experience, mahirap ma-accept dun sa position na yun kasi iba yung requirement nila eh, di ba? Tama ba? Pero you can still send the website na ginawa mo, di ba? Para at least at some point alam mo yung tinitinda mo eh. Pwede kasi magkaroon ka ng chance eh na okay, nagtitinda pala siya ng ganito. Sige, tignan natin, subukan natin, di ba? Kasi free naman 7 days eh, di ba? Kaya nga may free eh. Kumbaga, nawawala yung rejection na i-hire ka niya kasi hindi for the next 7 days libre naman, kumbaga makakapag-execute ka. Mm-hmm. Diba? Kaya ako dinesign yun for newbies. Kasi minsan yung newbies wala experience. So, para ma-experience sila ng client nila, may something like free sila for 7 days. So, natutulungan sila nung yung copy na yun or nung lead magnet na yun. Okay. So, if you have experience, pwede ka na maglagay-lagay, di ba? Kasi ito yung pinaka-resume ko na eh. Yan o. Ito yung pinaka-resume na binibigay ko. Technically, yung resume ko, parang hindi nga siya resume kasi wala siyang ano, alam mo yun, wala yung nakalagay na college graduate ako, wala. Makikita mo, wala yun. Bagay specific for the position. Yung marketing position yung ginawa ko, wala akong sinabi saan ako nag-aral. No? Wala. Okay, sir. Yan.